What is up, guys? So, quick update lang po tayo. Isa na namang bilyonaryo ang nagbigay ng napakalaking halaga kay Yorme Isko. This time, coming from ICTSI, of course, led by Mr. Enrique Razon, one of the richest billionaires dito po sa ating bansa. According to a post by Yorme Isko, tinanggap po ngayon ni Mayor Isko Moreno ang 5 million pesos na donasyon para sa lungsod ng Maynila mula sa ICTSI Foundation. Gagamitin ang pondong ito para sa tuloy-tuloy na efficient, accessible, and free for all mass testing ng COVID-19. Kaya sa pamunuan at mga empleyado ng ICTSI at sa ICTSI Foundation, maraming salamat po. So yun po ang mensahe coming from Yorme Isko para po kay Sir Enrique Razon at sa mga empleyado ng ICTSI, International Container Terminal Service Incorporated at yung ICTSI Foundation. Of course, yung ICTSI, isa pong napakalaking kumpanya. They have multiple ports all over the world. Hindi lang po sa Pilipinas, hindi lang po sa dyan sa Maynila siya merong port. Sa iba't ibang parte po ng mundo, napakalaki po ng reach ng ICTSI, and of course, hindi po sila nakakalimot na tumulong to give back para po sa mga Manileño at sa mga Pilipino na devastated by this pandemic. Of course, ito pong ibibigay nila. Alam po natin, ginagamit po ni Yorme Isko yung pong mga drive-through testing na yan, yung pong mga barangay testing, yung sa mga ospital, pambili po ng machine. So, magastos po lahat yan, and hindi naman po kakayanin kung budget lang po ng lungsod ang gagamitin. So, umaasa lang din po sa donasyon coming from the malalaking mga negosyante po natin. And of course, sumagot naman po ito pong sila Sir Enrique Razon at ICTSI Foundation, and nagbigay po sila ng tulong. Napakalaking halaga po, 5 million. Maraming salamat po sa inyong tulong. And of course, hindi lang po yan ang unang beses. Maraming beses din po before napapanood po natin sa mga pinasasalamatan ni Yorme Isko. Parati po silang nagbibigay, parati po silang tumutulong. At ngayon nga po, ngayong meron pong challenge ng mass testing, ay nandyan pa rin po sila para magbigay po ng assistance sa mga tao po sa Maynila, sa mga tao po sa lungsod. So maraming salamat po sa mga bumubuo po ng ICTSI, and sana po wag po kayong magsawa na tumulong po sa mga kapwa po natin Pilipino na talagang dapang-dapa po ngayon. Of course, marami po tayong kapwa Pilipino, ang hirap na hirap po ngayon sitwasyon po, and ang maganda po sa pinapakita ni Yorme Isko, may direksyon. Nakikita mo yung urgency ba? Nakita mo yung kanyang determinasyon para po as much as possible na makahanap at mahanap po at masuyod po lahat po ng mga lugar sa Maynila, at mahanap po lahat po ng mga positive patients para hindi na po sila makahawa at hindi na po makapansala pa sa ibang tao. So kailangan po magtulungan-tulungan lang po tayo. Parati ko pong sinasabi, pagdating po sa corona, wala po sanang halong politika. Yung pong magagandang practices ni Yorme Isko, sana po i-apply sa iba't ibang lugar, sa Metro Manila at sa Pilipinas. At ganoon din naman, yung mga nakikita din naman ni Yorme, ina-apply din niya sa lungsod ng Maynila. So, yun guys, thank you very much po. I will see you on another report. I will leave you dun po sa isang short video po, dun po sa kanina, yung pagbibigay po ng cheque mula sa ICTSI Foundation. Yung pong audio niya, hindi po masyadong marinig. So, I'm just going to leave you po dun po sa part na kung saan magpipicturan po sila, tinanggap na po ni Yorme Isko yung pong cheque for 5 million pesos para po sa mass testing sa Maynila. So yun guys, thank you very much po. See you po sa next video po natin. Pilipinas, God first. Bye-bye guys. Thank you. Love begets love. Yun din ang kinokomment ng mga tao. Love begets love. Sa mga paborita mo, pag-ibigay.
Thank you, ICTSI.